Okay, so click mo lang itong anime na ito na box, and then click mo lang, di marami kang makikita, pero click natin itong anime, and then 3, 2, 1, and then boom, yan na, basic. So, what's up mga lods? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, kung bago ka pa lang, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang ma-notify kung may bago tayong upload, no? Okay, start na tayo mga idol, no? Kailangan mo ng apps na ganito, CapCut, syempre, no? Itong apps na ito, CapCut, no? So, ngayon, ito. Kung wala ka pang apps na ganito, CapCut, punta ka lang sa Play Store. Available siya sa Play Store. And then, lalagay ko na lang siya sa description box, no? Kung wala ka pa. So, click lang natin yung new project. To, may example na ako. Nag-practice ako kanina, no? So, new project. Click mo lang yung picture mo and then, i-add mo. Napaka-basic, di ba? So, ngayon, punta tayo dito sa ito. I-delete natin itong watermark. And then, gagawin natin is, click natin yung picture. Okay, and then slide natin to papunta sa right. Okay, click mo itong anime na ito. Na box, anime box. And then, yan, nakakita nyo, may mga ano, comics, ganon. And then, click mo ito nasa dulo, anime. And then, wait mo lang ng konti. And then, boom! Yan na. Paka-basic, di ba? So, check mo lang. Ganon lang. I-zoom natin ng konti. Okay. And then, after natin ma-zoom, export na natin. So, paano nga ba siya export? Click mo itong nasa taas, no? And then, hindi video to guys, isi-save natin ang video, pero tuturuan ko kayo paano siya isi-save ng ano sa picture, no? So, baklang natin. Ano na pala dito guys, papalitan lang natin yung resolution 17 ano lang, kasi yung phone ko is hindi naman siya ganun ka ano, kalaki ka ano yung storage niya, no? So, ganun lang, konti lang. And then, yun, after mo ma-save, automatic nag-save na yung video nun. So, unang gagawin natin guys is ganito. Pag ano, pwede natin gamitin Elite Motion kung may AM ka, no? Elite Motion, click mo itong 9x16 kasi yun yung size ng video na in-export natin. Create project mo lang. And then, click mo yung class, and then yung image. Okay, so ito yung video guys, no? Select mo lang. And then, i-zoom natin ng konti. Lalagay ko yung Elite Motion sa description box, no? Kaya na bahala mag-download, no? So, click mo lang ito. Ito nasa taas. And then, click mo ito nasa baba. Current frame as PNG. And then, export. Ano lang, napaka-basic. So, mag-export yan as image, no? As PNG. And then, save. Then, yun, save na. So, back lang natin. Tignan natin siya sa files kung andun siya. Sa image. Okay, so, files. And then, sa image. Okay, so ito siya. Okay, so may pangalawa pa. Yung pangalawa naman is ito. Pwede ka din gumamit ng KineMaster, no? So, after pag-open mo ng KineMaster, create new project ka lang, and then 9x16 ulit. Pag-click mo ng 9x16, click mo lang yung video natin na in-export kanina sa CapCut, no? And then, click mo lang ito. Yan. Okay, then check mo lang. After mong ma-check, tingin ka dito sa ano, sa left side. Makikita mo yung parang ano, may square na box ito. Click mo yan. And then, capture and save. Yan. Yan, nag-save na yan. So, tignan ulit natin kung nag-save ba. Nag-save ba. No, punta natin. Punta tayo dito, sa files ulit, and then sa image. Okay, ito na siya, dalawa na. Okay, so meron siyang pinaka mas madali. No, punta ka lang doon sa video, i-play mo lang. So, after mo ma-play, yan, stop mo muna and then screenshot, no? So, napaka-basic, no? So, thank you so much panonood and peace out!